Ang sa akin, ang art parang love yan eh. Parang pag-ibig. Kailan ka ba hindi ginaganahan sa pag-ibig? Ako si Jonathan Benitez. I'm a visual artist, muralist, curator, and exhibit organizer based here in Palawan. Nag-aral ako sa PSU, dito sa local, sa Palawan State University ng Civil Engineering. Ano na ako rin, mag-5th year na, 4th year. E ngayon, yung ate ko, nakatira sa stage, niregaluhan ako ng set ng oil paints. Yun, nung dumating yun, pinta ako ng pinta. So nung dumami na yung work ko, nakilala ko yung kamag-anak ni Kalui, meron Kalui Restaurant. Nakita yung work ko na madami. Binigyan ako ng solo show sa Kalui Restaurant. Nung show nun, sold out yung works ko. So doon ko na-realize, hindi pala ako, hindi ako maging engineer. Artist pala yung direction ko. Kasi nung na-sold out yung show, doon ko na-feel na parang nag-open yung veil sa harap ko na hindi ito yung direction na hindi ako magiging engineer. I started to paint way back in 1995, professionally. During that time, wala pa halos visibility ng art scene. So, yun yung mga years na, yung developmental years na start. Na-meet ko yung mga local artists din that time. Kaya bumuo kami ng grupo, yung first art group, yung Manunggul group. Na-establish namin in 1996. So kasama ko doon yung mga sino artists na ngayon sa working, sa Robin Viking, Pat Marquez, Jen Orculio. Ito yung mga pioneers talaga during that time. Nung nabuo namin yung group, lahat kami po self-taught, self-educated the arts. Puro nakas kami ng loob na mag-lecture sa mga school. Ganun kami ka-strong yung aming conviction para magkaroon ng awareness na nandito kami. So maliban sa exhibition, kasi part naman ng art practice yung pag marami ka na ipinta, tawag natin body of works. Yun naman, may time naman para ipakita mo sa public through exhibition sa galleries. Since that time, Kalui Restaurant pa lang yung natin eh. Hindi siya gallery, matatawag natin, alternative venues. So siya yung that time na nag-cater sa mga local artists. So doon kami nag-show, nag-start. Tapos may mga workshops din, saka lectures. Doon, unti-unti na nagkaroon ng vibrancy yung art scene. Pag nasa mundo ako ng art, happy talaga ako. Ito talaga yung, kumbaga, pinanganak ako para dito eh. So wala akong times na walang gana magpinta. Siguro meron tayong mga personal problems yun, siguro umihila. Mama-depress ka minsan, may mga family problem, di ba? Yun ang medyan umihila. Yun ang sinasabi na life is distracting. Minsan yung buhay na kaistorbo sa ginagawa natin. Mas maganda nga, na kung mamuhay tayo na walang, hindi natin kailangan ng basic needs, di ba? Kung libaw sa akin, kung pwede lang magpinta habang buhay na hindi ka gugutumin, hindi ka mapagod. Payag ako eh. So ganun kalakas yung art sa akin, art making. I don't stick to a single recognizable style. Hindi ako nag-stick sa isang estilo na ganyan lang ipinta. Mas gusto kong
nakatutok ako sa process ng art making. Kasi kaya ko magpinta ng realistic or abstract from extreme to simple, to traditional. Ang ano doon, ang reason ko doon, nasa contemporary ano tayo situation. So maraming kwento na dapat ipakita sa maraming art form na dapat ipakita. Ang dami namang ideya, kumbaga. Ang art, ang painting, parang kwento yan. Marami ka nang pwede ikwento na kita mo sa paligid. Bakit gayahin mo pa yung gawa ng iba? Isa pinaka-powerful na subject sa art, yung sarili, yung first-hand information, yung sarili mong kwento. So yung iba na medyo gusto mag-shortcut agad na, iba may mga artist na sellable ng work or mataas yung presyo. Yun ang nangyayari yung iba na gusto makabenta kaagad ng artwork, kaya ginagaya yung, I mean sa painting lang na. Kaya doon naging uso yung plagiarism kasi gusto mag-shortcut, ayaw dumaan sa sacrifice o ano. Ang art dapat hindi siya for decorative purposes lang. So yun ang toong relevance ng art, kundi magkwento ka ng isang experience, isang idea na dapat relevant sa community. Kumbawa, Palawan artist ka, ipinta mo ka ano yung sensibility ng pagiging Palawan niyo. Yung maganda kasi sa art, yung nakatulong ka na maka-develop yung isang community ng pagkakakilanlan tungkol sa kanyang identity. Noon dati, sabi nila, kailangan mo na ako ma-inspire ba ako mag-paint? Hindi na. Kailangan mo na magpinta para ka ma-inspire. Ibig sabihin doon, paminsan meron yung painter's block. Ang ginagawa ko, may canvas ka, diba? Huwag ka ng pintura, magkuskus ka doon. Maghapon ka mag-paint. Later on, may form lalabas yan eh. At saka sa kung matagal ka ng practitioner, meron ka ng identity na sa'yo or meron kang favorite subject talaga. Usang lalabas yan siya. Kasi yung subconscious process ng tao, siya ang nag-take over pag nag-create ka na ng something na hinihingi ng mind mo na anong gagawin ko. Yung creativity part mo, kusa mag-take over yan, lalo pag may style ka na at matagal ka nagpipinta. Kasi kung profession mo na siya, hindi na siya trabaho. Ang art, life na, buhay na siya. So parang yung bawat ginagawa mo araw-araw, life, art na yun. Ito yung isang dream project ko eh, yung magkaroon ng platform ng local artist. Kasi matagal na wala yung ano natin, yung art gallery. Yung meron tayong kamarikutan gallery. Isa yun sa venue na doon talaga nag-show yung mga artist. Maraming talent na develop sa isang gallery kasi makakita sila ng talented individual, pinitrain, tapos ni-nurture, ni-exhibit sa gallery. Yun ang role ng kamarikutan gallery at that time. So nag-stop siya ito nung way back in 2010. So ngayon, puro alternative venues na lang. So pag alternative venues kasi, kailangan niya ng maayos na curator, maayos na organizer. Kasi otherwise kung hindi, kung salpak-salpak lang yung trabaho tapos show, hindi cohesive yung presentation ng artwork. So sa amin, yun ang naging dream namin, makasamaan ko na sana balang araw magkaroon ng gallery or studio, which nangyari ngayon by divine providence. Binigyan na sa amin, naroon na kami ngayon studio, workshop, check art space. So ang pinaka-dream ko talaga sana, magkaroon tayo ng community art center na establish yung siyudad para marami pang mga baguhan ng mga kabataan ng mga artist. Hindi lang sa painting, pati sa ibang talent din, gaya ng sayaw. Kasi nangyayari naman sa ibang lugar, makikindi natin gawin dito. Community Arts Center na lahat ang doon na ng klase ng art forms. Dances, poetry, performances,
hopefully sana ng city government maka-establish ng ganyan para ma-nurture yung aspect ng ano, ma-develop yung talent ng local. At the same time naman ang art, yan ang tumutulong sa atin para malaman natin yung identity natin sa Palawan. Malaki ang role ng art at culture sa society. Sana pagdating ng time, lahat ng areas, ano na sila, appreciative na sa art. Especially sa manggagaling dapat yun sa local government's unit. Eh. Ang malaking kakayahan na ma-promote yan. Although kaya naman ng non-government organization, pero iba kasi ang dating pag-gobyerno na mismo yung sila na magpapatuloy. Kasi gaya namin, ako 26 years na akong practitioner. So nag-struggle pa rin kami na ma-identify na mayroon palang art community sa Puerto Princesa. Mag-start sana sa bahay, sa magulang. Inurture nila yung talent, kung anong talent meron yung mga anak nila. Kasi may iba na magulang na iba yung trajectory na gusto sa anak. Diba, may family ng doctors. Gusto niya, anak niya, doctor din, di ba? May ganun. Eh, yun alam yung anak niya pala, genius. Magaling sa talented talaga. So, na-nurture yung talent ng bata. Sana kung ano yung skill ng bata, yun yung i-cultivate ng parent. Kasi doon nag-start yung support sa bahay. Kung gusto mo maging artist, sundin mo yung passion mo. Work on it, work on your passion. Hindi siya madali. Pero very rewarding ang artistic career. Although masasabi ng iba na financially ano siya, mayroong hindi siya rewarding, pero hindi eh. Kasi ang mundo kailangan ng artist. O let's say, sabihin natin, mamatay kang mahirap, pero ang kwento mo, maalala ng mundo yun.